nakita nyo, sa kawali meron akong nilagay na mantika. Ilalagay ko ngayon ang bawang. Hindi ko kailangan hintayin mag-brown, pwede ko na itong ilagay ang sibuyas. Magigisa po ako ng alamang kasi isa sa gagawin namin sapsawan sa Indian mango. At the same time, magtitira ako ng konti para sa gagawin kong adobo na sitaw at okra. Kasi alam mo naman dito sa Baguio, napakamura ng mga gulay. So pag bumibili ka, pag per kilo-kilo, minsan pag hindi mo kaagad na iluluto, baka masira din kahit nasa ref lang. So, ang solusyon para hindi masira ang gulay at masarap pa rin siyang kainin, pwede mo siyang i-preserve through cooking it adobo. So, ayan, naka-ready po ang okra at sitaw. Yung iba niyan kanina, inihalo ko doon sa laswa or sa dininding ko. So, yan, i-a-adobo ko yan. Kasi ang adobo, the more na tumatagal, mas sumasanog. So, ilalagay ko na yung binili kong alamang galing sa Alibaba. Gigisa lang natin kasi para lang mawala yung lansa. Kaya proud ako maging Ilonggo kasi sa amin the best yung alamang na baguong kasi hindi siya ganyan. Sa amin usually super durog na siya kasi doon sa Iloilo ang process ng paggawa ng alamang, ng baguong alamang or ng shrimp paste is una, pagka nahuli na nila yung hipon na kuha na sa dagat, ibibilad. After mabilad sa araw na mag-dry na siya, binabayo. Doon sa pagbabayo, tinitimplahan na nila ng konting asin para may lasa, hindi siya ganun katabang. Yung iba naman, wala na para manamis na miss lang. Tapos, after that, saka pa lang ibibenta. Unlike dito sa more of Tagalog area and Ilocanja, ito yung bagoong natin dito na alamang. Makikita mo basa kasi may parang katas nung hipon. Tsaka minsan yung iba, masyadong madaming asin at water. Kaya may sabaw-sabaw pa ang sili kung gusto natin ng maanghang. At pwede rin natin para mas masarap kung meron kayong puno ng tawag na ito, yung kamyas. Masarap itong lagyan ng kamyas na hiniwa-hiwa at taba ng baboy. The best. Okay lang tayo. Kukuha na ako dito ng portion na gagamitin kong sausawan namin ng mangga. Hindi ko na ito lalagyan ng sili kasi meron naman akong mga chili powder doon. Tsaka kung ano-anong powder na pwedeng ihalo pa. And then yung the rest na iiwanan ko yan, yung ganyan kadami, ihahalo ko yan sa adobo. Yan kasi isa sa sikreto ng masarap na adobo na gulay. May kasamang alamang. Okay. Kaya ilalagay ko na ang aking ia-adobong okra at sitaw. Yan. Kasi, yan, may nakasama pang dahon ng chives. Kasi nabili ko tong sitaw sa palengke, nahiwa na. So akala ko mailuluto ko siya kaagad. So since nakalimutan ko, kaya yan medyo nagdry yung mga ito edges niya. Pero it's okay kasi nasa ref naman yan. Tsaka okay lang yan. Para hindi sayang, adubuhin na lang natin. And then itabi lang natin sa isang tabi. Kasi kahit hindi mo siya kainin. Kasi the more na tumatagal, the more na mas sumasarap. So okay, medyo na ako pag ganito, ayoko siyang kaagad-agad lagyan ng toyo. Katulad yan kung nakikita nyo, medyo nilagyan ko ng mantika kasi gusto ko medyo napiprito ng konti bago ko siya lagyan na. Ayun, yan ang gusto kong magiging itsura ng gulay bago ko lagyan ng itang bahog. Okay. So, lagyan natin siya ng laurel which is optional. Nasa sa inyo kung gusto nyo lagyan. Lalagyan ko na rin siya ng toyo. Nasa inyo din kung gaano ka nabaguong siya. So baka umalat kapag sobrang daming toyo, diba? Kaya kapag nagluluto kayo, nasa sa inyo kung paano nyo siya titimplahan. Kasi kanya-kanya naman tayo ng style. Ako kasi, pag ganitong gulay, ganyan, gusto ko medyo na tutustam. Medyo gusto ko na napipilito muna siya ng mantika bago ko ilagay yung toyo. Kasi may iba, pag nag-a-adobo, hindi ko alam kung tama ba yung term adobong Tagalog, yung ibinababad na lahat sa kanya, inilalagay na lahat ng ingredients, tapos patutuyuin na lang. Ako kasi usually Bisaya talaga, so gisa talaga muna. After gisa, saka ilalagay yung... Yung laurel optional yan, kasi hindi naman sobrang lansa dahil gulay naman ito eh. Tsaka yung pag-uwi naman natin ng alamang, nahalo, nagisa na siya sa bawang. And again, katulad ng iba, naglalagay sila ng luya. Ako pag ganito, ayokong lagyan ng luya. So, hintayin lang natin na maluto siya ng konti. Actually, luto na siya kung gusto nyo yan. Pero ako kasi gusto ko medyo malambot dahil may problem ako sa aking ngipin. Nahihirapan ako umiyak pag medyo matigas. Kaya yan,
yan, pwede ko nang lagyan ng suka. So, yung suka ko, ayan, nilalagyan ko din siya ng herbs yan. Kung mapapansin yung maraming parang kung ano-anong mga damo-damo sa loob. Kunti na lang to, do meron pa ako dun malaki. Ito, merong sili at merong, ano ito, rosemary. Ayan. Kaya gusto ko yung mga suka ko lagi, kung ano yung mga nilalagyan na. Nasa sa inyo kung gaano kadaming suka gusto niyo, pero ako, sakto lang. Yung tipong tolerable lang, huwag sobrang asin. Tapan natin siya ulit pag nakasingaw na yung suka. Suka. Ito gagamitin ko kasi naubusan ako ng ordinary suka. Ito kasi kung sa asim mang labanan, the best to. Marami akong pinagagamitan na itong apple cider. Ginagamit ko rin itong first aid kapag masakit ang lalamunan ko. So ayan, pasingawin lang natin siya. Pwede nating lakasan ng konti para mag-steam siya kaagad. Tip mga guys, pag naglagay kayo ng suka, huwag nyo takpan agad para makasingaw yung amoy ng sobrang asin. So, kapag nakasingaw na sa tansya nyo, pwede na. So, eto, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo pang idagdag sa adobo. Pero, usually kasi mga Bisaya ang gumagawa nito. Yung adobong gulay namin, merong alamang. Hindi ko lang alam sa inyo kung paano kayo mag-adobo. Pero, pagdating sa gulay, kalimitan naglalagay kami ng alamang. Ganon din yung adobong takway. Ayan. Ayan, hindi na siya maalat. Sakto na, perfect na. Wala na akong kailangang idagdag. Gusto ko lang siya medyo maano pa sa mawala pa yung amoy ng suka. Ayan. So, mapipreserve ko na siya. Kahit next days ko pa siya kainin, oh, it's okay. Kasi naka-adobo na siya. Hindi na siya masisira. Hindi na siya mapapanis. Hindi na siya mabubulok dun kahit na sa loob ng ref. Ito na. Tapos, kapag pinatamad ka, sa muna lang. Hindi mo na kailangang maganap ng ibang kakainin. Kasi na pa-ready na siya. Okay? And that's all. Thank you.